Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa ating mga katangke, sa ating mga suki, at sa lahat po ng mag-LPG. Magandang gabi po itong muli si Catering, no? At tawag nito. Tayo lang po ngayon ay magbibigay ng konting reaksyon at paalala, no? At payo, no, sa mga katulad ni Catering na may mga LPG-han, lalo na yung hindi pa nakakaranas ng ma-inspect ng mga taga Department of Energy at tawag nito, ma-rate, sabihin na natin, ano? Oh. So kani-kanina lang ay napanood ko yung isang senior ng isang kasamahan natin doon sa ating FB, sa ating group, no? Hindi ko lang siyempre alam kung yun ba ay talagang experience niya o na-experience nga ba ito ngayon lang o kahapon lang o nung nakarang mga buwan, no? So with respect to the video ay wala ko tayong itatouch doon, no? Na komento natin, nasasabihin nating mali siya or mali si DOE. Okay? So, ang gusto ko lang i-advise sa inyo, ang gusto kong sabihin sa inyo, ay try to watch, panoorin nyo, panoorin. Ayan. Okay? Makakatulong po sa inyo to para makapag-isip, no? At ma-condition nyo ang inyong mga sarili just in case po na mangyari. Paano kaya kung mangyari nga naman sa atin yan? Ayan. Paano nga ba kung mangyari sa atin yan? Ano ang gagawin natin? Ayan. No, ako si Catering, wala pa namang actual experience, no, sa kanyang sitwasyon. Although yung kapatid ko sa Santa Mesa ay madalas mabisita. No, madalas mabisita, no. Hindi ko na rin ano ko nang diskarte niya, pero madalas siyang mabisita ng mga taga Department of Energy. Pero so far tuloy-tuloy naman po yung kanyang business operation, no. Parang hindi na rin siya ligalig. Bakit kaya hindi na siya ligalig? Ayan, ha. May magandang mga punto na gusto kong inculcate or ipaunawa sa inyo. Bakit kaya parang okay lang na mabisita tayo ng Department of Energy. Ayan, ha. So paano ba magiging kalmado si Catering pagka binisita ng taga Department of Energy, no? Ngayon ako'y naka-jacket dahil giniginaw pa rin si Catering. Kung mapapansin ninyo, yung ating boses ay iba, no? So kanina nga ay binisita ko, pinuntahan ko yung pangatlong araw na paggawa doon sa aking pwesto, magiging bagong pwesto, no? So far okay naman. Shout out kay Joji Dakimat ng ito, napakagaling na manggagawa, no? All in, all around. Ayan, welder. Mukhang mabait, ano? At balita ko, lahat sila magkakapatid, talagang mga kontraktor. At napansin ko, hindi ho sila mapagsamantala. Hindi siya mapagsamantala. So, iniiwan ko na nga yung susi sa kanya. Siya na yan pumapasok sa, ano. Shout out po sa'yo, Jody Dakimat. At ako nagpapasalamat. At hindi ho tayo nagkamali na pinili na gagawa dun sa pwesto. In 3 days time, ay natapos na po yung ating bagong pwesto. Naka-plastada na. So, konting linis na lang ang gagawin ni Catering at ilalagay niya na ang kanyang mga produkto, ang kanyang mga LPG cylinder tank. So, pero bago yan, siyempre kinakailangan ay mag-secure muna ako ng government, mga basic, no? Siyempre sa lugar, sa barangay. Ayusin muna natin yung barangay clearance, business clearance. So, ayun, kakarating nung ating contract ko, please, na kinakailangan na patunay na tayo ay authorized to use the space. Ayan, no, nung may-ari. No? So, siyempre, medyo stress dahil gumastos na naman po si Catering.
naglalabas na naman ng ika nga konting halaga para maglagay lang tayo doon ng mga representation, representative, magarang ganun, ng mga tangke, no? Hindi mo natin bibigla, importante ay meron, no? So, pinoproblema ni Katoring ngayon ay ang paghahanap niya naman ngayon ng ika nga ay mapagkakatiwalang rider, napaka-importante yan, no? So, busy-busy ang isip ni Katoring sa mga susunod na araw. Ngayon, mula nung sinimulan natin, busy-busy. Dahil nag-iisip tayo dyan ng mga bagong estratehiya. At matinding effort na naman ang ating gagawin. Dahil, siyempre, no, bago tayo sa lugar, tapos nakita natin talagang marami pong dikit-dikit doon na mga liban sa nakalabas, liban sa mga nakalabas na mga LPG store ay mayroon ding mga nakatago, no, ng mga LPG outlet, no, nakatago at sumusulpot na lang pag may tawag. Yan, ha, nagbubukas na lang ng gate, magugulat ka, san tamakmak ang mga tangke doon sa loob. Yan, ha, o ha, again and again and again, huwag ko tayo manghinayang na tayo gastusan ng yung ating outlet para hindi naman ho lagi nakatago dyan. Wala naman tayong dapat ikatakot, no? Kung tayo po ay lehitimo. Anyway, yun nga po, no? Tayo po naghahanap ngayon ng rider na mapagkakatiwala, napaka-importante po yun. So, sa mga bago dyan, yung paghahanap po ng rider ay ano ba naman yung pwede mong i-offer sa kanya? Yan. Hindi naman pwedeng ikaw lang at huwag mong sabihin puro lang ikaw dahil gumagapang muna, nagsisimula muna, no? Hindi puro sa ngayon, tabla-tabla tayo, no? Kung may makukuha kang ganun makakaunawa, di maraming salamat. Yung hindi naman, talagang titignan mo yung sitwasyon, ano? So, ayan. At siyempre, nag-iisip pa rin si Katoring, no? Tinitignan ko yung lugar, mukhang talagang mga may mga 650, 750, 750, paano ba natin lalabanan yung mga yan? Kung sa kabila ng lehitimo tayo, Regasco tayo, Solin tayo, Petron tayo, tapos may 650, paano ba yan? Mga kasamahan ko, paano natin yan lalabanan? Paano natin yan ika-counter? Tulungan nyo si Katoring. Magtulungan tayo, paano natin yan ika nga itatapatan? Baka naman pwedeng sa bawasan natin ng 3 kilo. Pwede kaya mga kapatid? Anyway, hindi po tama yan. So, diskarte na po natin yan. Ano? Diskarte na po natin yan. Siguro naman tayo naman pong gumagawa ng tama. Tayo po na ika nga ay nasa legal na operasyon ay hindi po pwedeng bumigay tayo doon sa mga illegal, no? Sila po ang dapat magtago, sila po ang dapat mag-worry sa ginagawa nila dahil sila gumagawa ng mali, no? Yung mga gumagawa ng mali, hindi natin sinasabi na kung mo illegal ay gumagawa ng mali. Ha, inuulit natin, ha, baka mga may nanonood diyan na makasama natin na sensitibo, huwag kayo masyadong sensitibo. Sabi nga sa mga networking, ikaw ba ay open-minded? Bukas ba ang iyong isipan? Mag-KKKKK tayo. Pwede nating i-implement yun, no? Sa marketing, KKK. Sino ba ang kaibigan mo? Kausapin mo na yan. Classmate mo. Ano pa? Mga kapitbahay mo, kamag-anak mo. Katong-its mo, lahat na ng K. Yan ang basic marketing. Okay. So, balikan natin yung ating reaksyon at obserbasyon doon sa video na kani-kanina lang ay napanood natin. Hindi naman hukaila sa inyo yan, no? Ang layunin din naman itong nag-share na ito ay para maging aware tayo sa nangyari. Then at the same time, maging aware tayo at magsilbing lesson kung ano man po ang mapupulot nating lesson doon. So, sa video, talagang pumapalag yung babae, no? Pumapalag din yung isang lalaki, hindi naman pumapalag na, no, kundi sa ano, talagang ipinaglalaban nila sa ang sarili nila, sa inaakala nila na ay tama, no? Tama po yun, bakit hindi? Manindigan po tayo, katulad po na sinasabi ni Katoring, na doon pa lamang sa outlet, manindigan ka na kapag ka hindi maganda, hindi tama, injurious, unsafe, defective yung tangke, huwag mong tatanggapin. Doon pa lamang sa level mo, manindigan ka na.
Sabi nga ni ano, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Pero ito po ang may papayo ni Katuring, ano. So maliwanag naman na alam po natin na bawal po itong mga ikang illegal refilling. So sabi niya doon eh, kailan ba nagpa-refill ba ako? Tama nga naman, no? Tama nga naman, hindi nga naman siya nakita nagpa-refill. So anong gagawin natin? Sabi ko nga, di ba, that the DOE and the team. Tatandaan po natin, primarily, na ang Department of Energy is the primary agency tasked by the law to implement Republic Act 11592. Hindi po yung CIDG, hindi po yung BFP, hindi po yung local government unit. Okay? And I never see in the provision na kinakailangan may pulis. Kinakailangan may pulis. Hindi ko nakita doon, ano? I'm sorry, I'm really sorry, no? Pero wala po ako nakita sa provision na it is mandatory that during the inspection and visitorial activity na gagawin ng Department of Energy, there should be a CIDG or there should be a uniform personnel. Wala po. Wala pong sinabanggit doon. Okay? So, maliwanag po yan. Wala pong binabanggit doon na it's mandatory that during the raid, there should be. Kung nakikita nyo yung mga taga-Meralco, yung mga taga-Meralco, pagka ho nagkakandak po sila ng mga ang tawag nito mga operation, meron hong mga uniform personnel dyan na taga Philippine National Police. Why? Meron po kasing ano yan, no? Meron kasing mga memorandum of agreement or meron silang mga kasunduan yan for purposes of security noong mga operatiba. At alam mo naman na ang reaksyon, no? Ganun din sa demolition activity ng gobyerno. Hindi naman po ang Philippine National Police ang magbabakbak doon, eh. Pero bakit may police? Yan ay for purposes of protecting and securing the operations. Alam mo naman ang Pilipino, likas na Pilipino, talagang hindi pwede. So sana maintindihan natin kung bakit may presence lagi ng Philippine National Police. Alam niyo sa ibang bansa, no? Hindi naman sa marami hong bansa na may security at wala hong mga baril. No, dahil hindi naman ganun yung kanilang environment tsaka kultura na sa Pilipinas, iba eh. Talagang hindi pwedeng ang gwardiya walang baril. Otherwise, nalalagay sa peligro ang kanyang buhay. So in that sense, in that principle, in that scenario, nakikita natin yung importance ng pagkakaroon ng uniform personnel sa mga operations ng ating mga government agencies. In this case, yung Department of Energy or yung tinasabing ng iba pang other agencies conducting operations. No? Laging nandyan ang presensya ng Philippine National Police. Okay, so yan lamang po ang sinasabi natin. No? Hindi naman daw siya nakita na nag-refill. Well, sabi nga pa niya, meron daw mga mas abogado, et cetera, mga ganito. Well, maganda po yan. Ano talaga, ipakita rin po natin na talagang hindi po tayo basta. Kasi, alam mo, pag nagpakita ka rin ng lambot yan, kakainin ka ng buo ng mga, mga operatives. Pero siyempre, ano po ang paalala ni Katuring diyan, no? Huwag mo tayong masyadong magpakita ng aggressive or arrogante sa mga operatiba. Yan ang basic, no? Subject is submit mo yung sarili mo, no? If there is nothing wrong with your operation, so there is nothing to worry. Ganun lang naman kasimple yun, Kahit saan naman tayo umabot, if there is nothing wrong with your operations, wala kang ikakabahala. Magiging kalmante ka. So, paano magiging kalmante ka sa operations? Unang-una, ikaw ba ay may mga kaukulang dokumento sa iyong business activity in the LPG industry? Ano ang iyong activity? You are an LPG retailer. You are a hauler. You are a repairer. You are a dealer or retailer.
Yan ang mga activities that must be licensed by the Department of Energy. Okay? That must be licensed by the Department of Energy. Down the line, prior to the Department of Energy, dapat kompleto ka, meron kang business permit. Ayan, so kompleto. So bago ka ma-issue ng Department of Energy, dapat meron kang supply agreements. Katibayan at katunayan na ikaw ay authorized na magbenta ng isang tangke. Well, sa supply agreement na yan, ay iyan ay isang kasunduan at pagtalima doon sa in compliance and in accordance with 11592 para ma-prevent o para maiwasan yung mga illegal refilling activities na yan. It is mandatory at katulong ng Department of Energy ang mga stakeholders, particularly itong mga nasa likod ng 11592. Sino ba ang mga 11592 na mga stakeholders? O sino yan? Mga LPG companies. Okay, mga LPG companies na inuobliga ng Department of Energy to primarily observe and implement within themselves yung pong eka nga ay 11592, yung illegal refilling. So, sa 11592, that the plant owner must refuse to refill now other than their own cylinder tanks under their own trade name or brand. Okay? Once, okay, paano pag pumasok doon? Natural, marami ka kasing mga contact na hauler, marami kang contact ng mga LPG outlet na may mga kulong-kulong, may mga ano, doon pakakarga yan. Oh, that is in violation of your agreement with the trademark owner. That is a violation of your trademark of your agreement with the trademark owner. Huh? Normally, this cylinder tank, for example, Rigasco, for example, Price Gas, for example, Island Gas, this must be refilled directly by the trademark owner through their own authorized refilling plant. Uh-huh. So, ano po? So, sa mga kapatid po natin, para maging ano po tayo, mapayapa po ang ating buhay at mapayapa ang takbo ng operasyon natin, never, never, never challenge the law. Ang sabi, huwag ho nating iparirefill ang mga cylinder tanks sa kani-kanilang sa mga planta na hindi otorisado ni trademark owner. Sino ba si trademark owner? Eh kung si Rigasco yan, dapat kay Rigasco lang yan. Ha? Siyempre, nagkataon po na sila po yung na-champuan. So huwag po sanang mangyari sa atin yan. Huwag sanang mangyari sa atin yan. At kahit mangyari sa atin yan, ay sana po inihanda na ninyo ang inyong eka nga business na maging lehitimo. Okay? So, mahirap sundin, pero dapat mong gawin. Okay? Bawas kita, pero dapat mong gawin. Dahil nasa bansang Pilipinas po tayo, dahil tayo po ay naghahanap buhay, nangangalakal, naghahanap buhay sa industriya ng liquefied petroleum gas, tayo po ay sakop ng batas ng 11592. Napakamahal po ng penalty. Ubos po ang puhunan natin diyan. So bakit pa natin gagawin ano? Bakit paano ka para maging kalmado? Well, iparefill mo yung Petron mo, iparefill mo yung Rigasco mo, iparefill mo yung mga doon sa iyong kakontrata. Yun po ang dahilan kung bakit hinihingi ni DOE, katapat niyan ay pagbibigay sa iyo ng LTO, ng SEC, na ang nilalaman ng certificate mo na yan, na ikaw, di umano, base sa iyong mga ipinasang supply agreement, ay authorized. Authorized magbenta. Nasa Makatwid, ikaw nga ay kaya kinakailangan magbenta ng mga ganito lamang dahil yun po ang isinumiti mo sa amin. Ngayon, makikita po yan doon po sa klase ng inyong mga tangke.
Makikita po yan doon po sa mga selyo na inyong mga tangke. Ipinakita na ho ni Catherine yung mga notarized seal. Talaga hong marami hong galit, marami hong hindi masaya, at marami ring galit kay Catherine, dahil si Catherine napakabata pa lamang, napakaaga pa lamang, bakit ba bumabakbak siya ng bumabakbak ni kapatid? Ito po ay tulong ko nga po sa inyo, wala pong gumagawa ng ganito eh, kahit pa paano. Nandito po tayo, nagbablog po tayo, hindi para kayo kutsain, hindi para kayo inisin, kundi para kayo alam mo yon, i-inspire kayo, i-challenge kayo, at i-motivate kayo na wag ho tayong gumawa ng mali. Alam naman ho natin kung bakit, no? Alam naman natin, so wag ho natin gagawin yung mali. Wag ho tayo magbebenta ng mga tangke na wala tayong supply agreement. Ayan. Okay? Wag ho tayong magpapa-refill ng mga substandard na tangke o mga pinturadong tangke sa mga refilling plant, dahil pinagbabawal na po ang pagre-refill ng mga generic. Ang sabi, may transition period pa eh. Hindi po, mali na naman po yun. Gusto lang po kasi nating anuhin yun eh. Mga kapatid, wag ho nyong i-entertain yung ganun na meron pang transition. Transition lang yun para sa paglalagay ng permanent marking doon sa mga sinwap ng mga customers o ibinigay ng mga retail outlets doon sa kanilang mga supplier. Sa dami noon na kinakailangan improve at tatakan ng kanilang mga supplier, dahil sila nga yung last possessor ng mga tangke. So, i-improve nila yun. Meron nga akong nabasa doon na naniniwala ako eh. Sandali lamang po. I-entertain lang po natin itong na naniniwala tayo doon, hindi ko mo merong transition period ay pwedeng magpa-refill ng magpa-refill. Para lang nating hinihilo lang natin yung batas. Mas marunong pa tayo sa mga abogado, mas marunong pa tayo sa hindi ho, no? Ang transition period na yan ay para ma-improve yung tangke. Paano ba yung improve? It can be possible repair, no? I-re-qualify, i-re-repair, at titignan kung ano yung mga dapat kumpunihin na ika nga ay pumasa na doon sa mga safety standards ng Philippine National Standards, para pagbalik doon sa consumer ay safe na po into operations. Yun po yung ano, hindi yung pwede pa. Marami ho tayo nakikita dyan, no? Yun nga po, huwag nyo pong hintayin. Dahil alam niyo kung bakit pinalaki, para ma-discourage yung mga gumagawa ng mga ganyan pa rin. So, lesson po yung nangyari doon, no? Wala ho ako sinasabing mali, wala ako sinasabing tama, either sides, pero sinasabi ko lang ho sa inyo para ho pag nangyari sa atin yon, kalma lang ho tayo. Bakit ka halimbawa doon, di ba? Paano ka mauhuli doon kung hindi ka naman nagdadala ng mga tangke doon sa iyong hauler? Meron na ngayon Petron, babagsakan ka ni Petron, babagsakan ka ni Regasco, babagsakan ka ni Solane. Pag may pangit na tangke na halimbawa yung Super Kalan ko, ibibigay ko na sa kanya, papalitan niya ngayon. May mga description pa yon, may mga nakalagay doon, for outdoor use only, may network pa doon, may net weight pa doon, may tear weight pa doon. Lahat ng mga sinasabi ng mga dapat nandun. Otherwise, bawal po yan. Di ba? Itong si Regasco, hindi na makaporma sa atin. Dahil, Mr. Regasco, Regasco, hindi dahil nagyayabang naman tayo sa inyo. Gusto ko lang sabihin na kahit papaano, in my area, sa area natin, talagang kahit papaano, nagko-comply. Nagko-comply na rin po kayo kahit papaano. Doon sa mga underfield na nakikita natin, hindi ko tinatanggap yan. Hindi natin tinatanggap. Talagang nung mga una, no, mga unang bagsak-bagsak lang ng bagsak. Ngayon nakikita ko yung talagang mga tangke nila dahil ang comment ko, pati yung ibang tatak, nagdo-double brand na tayo eh. Ngayon hindi na. No? So,
Harinawa, ganyan din sa ibang mga LPG companies. Ganyan din ha, sa mga LPG companies. Inuulit ko po ulit, inuulit ko sa mga LPG outlet, lalo pag bibili ho kayo ng tangking bago sa mga dealer, hanapan nyo po sila ng supply agreement. Then at the same time, photocopy nung kanilang dealership agreement with the brand owner, with the trademark. Marami hong magsasabi dyan na dealer na sila tapos wala namang maipakita ang dealership agreement. So, for your protection, lalo na sa mga dealer na hindi naman sila yung brand owner, no? Pero yung mga brand owner, wala namang masyadong problema dyan dahil brand owner na sila, trademark owners, sila direct na mag... Pero yun hong mga dealer na gusto nila mag-exclusive dealer, hanapan mo rin sila ng dealership agreement doon po. Siyempre, imaginein mo, protection mo yan eh. Paanong magbibigay na kapangyarihan ang isang taong wala namang kapangyarihan? Di ba? Paano magbibigay ng authority? Paano ka bibigyan ni Catering ng authority to sell Petron kung hindi naman authorizes Catering na magbenta ng Petron? Ganun lang ang logika noon kung bakit kinakailangan. O di bawal pa rin po yun. Tignan ninyo yung mga tangke na binibenta, dinadala sa inyo, lalo na yung mga branded na yan. Tignan ho ninyo. Huwag ho kayong maingganyo sa kita at laging nagtatago. Madadali ho kayo dyan. Madadali po kayo dyan. Yun ang sinasabi ni Catering kung bakit ang gusto ko lang maging kalmado tayo sa operasyon natin. Paano maging kalmado sa operasyon? Tiyakin natin na lahat ng mga tangki natin ay requalified. No? Sino bang magre-requalify? Alam mo, totoo yun. Sinasabi na naman dun. Ang mga LPG companies will obviously assist the Department of Energy team in requalifying yung pong mga generic tanks na yan, no? Dahil through swapping from customer to outlet to the supplier, lahat po ng mga substandard, mga generic tanks na yan ay pupunta po yan doon yan sa ating supplier. So si supplier na yan, through their supplier, ako pa ba, may isang po ako dito, pupunta pa ba ako halimbawa ng Pampanga, pupunta pa ba ako ng Taguig para dalhin yon at ipa-requalify, ipa-improve? Imagine mo yung gagastusin ko, hindi ho ganun ang mangyayari doon. Si LPG company na, yung supplier mo na ang automatic magdadala noon, tapos na rin yung usapan niyo, pinalitan ka na yung customer mo, pinalitan ka na ang nais lamang ng LPG loan na yan, makolekta at maibalik sa kanila lahat po ng mga substandard, generic na yan, at ma-stop po yung mga substandard o proliferation ng mga substandard sa market. Yan po ang purpose noon. Ano po? Kaya wag niyo na hong itago yung mga yan. Wag na kayong mag-ipon. Kung magne-negosyo pa lang din naman kayo, wag niyo nang itago, wag niyo nang ipunin yan. Ipalit na ninyo yan sa inyong mga supplier. Kaya nga, kumuha ka ng supplier na open for swapping. At kung meron mang charges, minimal. Edi mapalitan pa yung mga ano mo, di ba? Mapapalitan pa. Okay? So yan po ang ano ni Catering. Wag nating abusuhin ang batas. Huwag niyong ilagay yung sarili niyo doon sa nangyari doon. No? Alam mo, pag mangyari sa akin yun, siyempre, matetense din ako. Ito pa, technique ha. Hindi lang technique. Actually, nasa DC circular yun ng 2014. Yung dapat kinakailangan, yung mga kopya ng supply agreement mo, photocopy, bigyan mo ng kopya yung tao mo. Because the Department of Energy can conduct inspection while in transit. Yun lagi ko naman sinasabi sa inyo, nasa provision po yun, powers and function ng Department of Energy and how do they conduct or implement the inspection even in transit. By mere complaints they can motu proprio conduct an investigation. Reklamo ka, yan.
Well, di ka nga nakitang nagpa-refill. Parang walang pinag-iba sa yun, katulad sinasabi ko sa rider ko, pag nakita yung tanke mo niya, sabihin mo captured, di ba? Sabi, captured yan eh. Papalit mo yan sa yung supplier. Pero kung ikaw eh may bulto-bulto naman dyan na nakalagay sa iyong kolong-kolong, captured pa yan. Sabihin mo captured pa rin kasi galing sa isang outlet yun eh. O ikaw ang supplier niya, dealer ka eh. Wala problema. Kung ganun ang interpretation, dahil maganda. Kung bakit marami kang tangke dyan, eh kasi nga, dealer ka eh. Kinuha mo lang yung tangke, sinupplyan mo siya, kinapture mo yun. O, diba? Tama nga naman yung babae dun. Hindi mo naman kami nakita eh. Tama po yun. Pero harinawa na ganun po ang sitwasyon. Hindi po natin binibaby yung ganung sitwasyon. Harinawa na dapat ganun ang sitwasyon. Captured yun. Bakit? Dineliver niya, dealer siya eh. Oh, dealer ka eh. Dideliver mo doon yun. Then, kukunin mo yung tangki niya. Oh, and then, yung tangki na yun, dapat pipick upin ng iyong supplier o yung distributor mo. Or, kung ikaw ay katulad in the case of price gas, ikaw ay merong access doon sa kanilang planta, o pag supply mo nung tangke doon sa yung outlet, kukunin mo yung tangke niya, didala-dala mo ngayon nasa yung sasakyan ngayon, sa yung motor ngayon, o dadalhin mo ngayon dapat doon sa price gas, hindi mo dadalhin sa ibang planta. Otherwise, pag dinala mo yung sa ibang planta, nandun ka na sa bukana, ano pang ibig sabihin noon? Diba? Parang nagbubulag-bulagan tayo. Kung nandun ka na sa loob mismo ng isang planta, hindi naman sa planta ni Price Gas, for example. O ano pa ibig sabihin nun? Diba? Okay? So, well, so yan po. No? Wala po tayong masamang tinapay. Wala po tayong sinasabi na mali yung babae. Wala po tayong sinasabi niyan. Baka humagalit na naman sa atin o mainis na naman sa atin yung mga ibang kasamahan natin na ayaw ng marinig yung 11592. So sa mga kasamahan natin na bago lamang, sa wag ho tayong pasaway, wag matigas ang ulo. Kung gusto mong kumita, wag matigas ang ulo. Sumunod sa batas. Yan po ang payo ni Catering sa araw po na ito at magandang buhay po sa inyong lahat. Marami pong salamat.